Pasado, alas 10:30 na ng gabi, pero tignan nyo naman po ang live na kuha natin. Blockbuster po ang pila sa labas ng Voters Registration Center sa Tungko sa San Jose del Monte, Bulacan. Wow! Mabawasan kaya yan sa mahalagang anunsyo ng COMELEC ngayong araw? Ang detalye abangan maya-maya lang. Sinita ang isang lalaki dahil sa paglabag o paglabas ng bahay kahit COVID positive. Dinala niya kasi sa ospital ang manganganak na misis. Bukod sa home quarantine protocol, nilabag din ng lalaki ang granular lockdown na ipinatutupad sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna. Isinumbong ito ng barangay sa Calamba Public Order and Safety Office na siyang sumundo sa lalaki sa ospital para ibalik siya sa bahay. Bantay sarado din siya ngayon para di makalabas ulit. Ayon sa opisyal ng barangay, binigyan naman nila ang lalaki ng listahan ng mga pwedeng tawagan para madala sa ospital ang misis. Dati na raw inireklamong lumabag sa home quarantine protocol ang lalaki. Unawaan natin yung pong pagiging asawa, pero yung action na ginawa mo ay posibleng magbigay ng danger sa ating mga kababayan. Latest po tayo sa planong COVID vaccination sa mga minor. Uunahin daw muna yung mga may comorbidity o iniindang sakit. Sabi ng Department of Health, babalangkasin pa lang ng mga eksperto ang guidelines para sa vaccination ng mga menor de edad at ng mga di kasama sa dating priority list. Depende rin daw yan sa pagsisimula kung kailan darating ang inaasahan na 114 million doses ng bakuna ngayong huling quarter ng taon. Sa ngayon, ang Pfizer at Moderna pa lamang ang may emergency use authorization para ibakuna sa edad 12 to 17. Kapag may go signal na sa mga piling rehiyon daw muna gaya ng NCR, uumpisahan ang pagbabakuna. Kailangan may medical clearance ang batang may comorbidity na babakunahan. Dapat may consent ng magulang at sumasang-ayon din ang batang tuturukan. Sa gitna ng pila-pila na pagpaparehistro, good news at huwag na sana natin nasayangin ang extension na ibinigay ng COMELEC. Kung di nyo kayang pumila ngayon hanggang Biyernes tulad ng mga nasakuhan natin ngayon live sa Bulacan, pwede pang magparehistro mula October 11 hanggang 30, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero take note po ha, walang voter registration tuwing Sabado maliban sa October 30. Tuloy rin ang reactivation online, online appointments, pati na satellite registration sa malls. Pamorninga na ang pila sa labas ng ilang mall, kaya yung iba, nung isang araw pa, naroroon. Ba, talagang maraming gustong bumoto. Ha? Oo. Yes. Walang voter registration mula October 1 hanggang October 8 para bigyan daan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga gustong kumandidato. Pero hindi gaya ng mga nakaraang taon, bawal muna ang mga gimmick sa filing ng COC. Sa garden tent ng isang hotel sa Pasay City, ito gaganapin. Tatlo lang ang pwedeng isama sa loob ng maghahain ng kandidatura para sa pagka-presidente o vice-presidente. Dalawa naman kung para sa pagka-senador at party list. Bago makapasok sa venue, kailangang sumailalim sa antigen test. Diretso sa isolation area ang magpopositibo. Mahigpit na ipinagbabawal sa venue ang pag-iingay, pagtambay, pati na pagse-selfie. May inilatag na ring traffic scheme ang MMDA sa labas ng hotel. Pagprotesta, ang naiisip ng iba, Maki, ay yung mga rally o yung mga FEG. Diba? Na wala naman akong problema doon dahil iba-iba naman talaga ang forma ng kilos protesta. Correct. Pero may iba naman na iba rin yung sabihin na natin forma rin. Yung may burdang ipinaglalaban. Ang mga isyong nakatahi dyan, sinilip ni Von Aquino. Kilos protesta, karaniwan ganyan. Pero pwede rin daw na ganito. Ang isang ito, tinawag na 12837 na sumisimbolo raw sa bilang ng mga namatay sa COVID sa bansa noong unang taon ng pandemya. Gusto ko lang i-highlight yung message na hindi lang sila numbers. May stories din sila. May kwento din sila. Yung laman ng mga bodies na yun, ng mga katawan na yun, mga colorful threads na tinahi nila
habang nabubuhay pa sila. Ito namang Fear Women, ginawa ng multimedia artist na si Ja Turla para sa International Women's Day. Habang ito, pagtutol daw sa police brutality at extrajudicial killings. Lumagpas na sa canvas yung ano, yung thread. Nag-symbolize siya ng parang umaapaw na yung dugo eh, parang sumusobra na. Ang mga embroidery artworks hindi lang libangan kundi paraan daw ni Ja na mamulat ang publiko sa mga issue sa bansa. So may element of ano din, oddity. So parang pag makita mo yung embroidery, oh yan ito, to spark discussion din talaga. Mm-hmm. Tapos mainly talaga to educate and inform. Sa Photoshop daw muna ginagawa ni Ja ang sketches bago ipiniprint sa tela ang design saka siya nagtatahi. Sa pamamagitan ng tela, karayom, sinulid at embroidery hoop, mga kakaibang sandata sa protesta. Hangad daw niyang makapagdulot ng pagbabago sa lipunan. At least ma-amplify ko lang po yung voices ng mga marginalized people, yung mga taong takot na magsalita, hindi naman necessarily na lumabas ka kasi or mag-rally ka. At least mag-react ka lang na kahit hindi ka directly apektado, may pakialam ka. Von Aquino, GMA News. Cellphone ang in order pero bato umano ang ide-deliver. Tumambad ang mga batong naka-bubble wrap nang i-raid ng Special Mayor's Reaction Team ang warehouse ng isang kumpanyang online seller ng mga cellphone sa Paco, Maynila. Umaksyon ang mga otoridad matapos makatanggap ng sumbong. Depensa naman ng mga empleyado ng kumpanya sa kanila ipinapadala yung mga package na naglalaman ng bato at hindi sa mga totoong buyer. Ginagawa raw nila ito, o pakinggan nyo ha, para magmukhang marami. Naibenta ang kanilang online shop at makahikayat ng mga tunay na buyer. Na-discovery ring walang business at occupational permit ang kumpanya, kaya ipinasara na ang warehouse nito. May 36 daw na account ang kumpanya sa iba't ibang online selling platform, kabilang ang Lazada. Iniimbestigahan na raw ng Lazada ang insidente. Hindi raw sila mag-aatubiling umaksyon laban sa mga mapatutunayang gumagawa ng illegal. Malalim na tanong, lalo na sa mga nagka-quarter life crisis o midlife crisis, how do you define kung paano mo tinitignan ang sarili mo? Dumarami ngayon ang hindi nagpapakahon sa trabaho nila. Tulad ng isang dating flight attendant na naging doktor pero may iba pang kina-career na nagpapaalala sa kanya raw ng kanyang pagiging prondi. Tara't ma-inspire sa kwento ni Raffy Tima. Sa dami ng naipinta niyang takip silim o sunset, pwede mong isiping mga obra lang ang kina-career ng pintor na ito. Pero si Kenver Rosuelo, flight attendant turned doctor pala. At ang parehong career may kontribusyon sa kanyang pagpipinta. Ang pagkahumaling niya sa takip silim na paborito niyang ipinta dahil sa tanawin sa himpapawid tuwing lumilipad bilang FA. The sunset is a beacon. Signal siya na parang tapos na yung araw. The sunset is like a celebration of what we've achieved even on that day. Sa medical school naman, nahasa ang kanyang talento dahil sinasabay niya sa pag-aaral ang pagsali sa mga kompetisyon. Nag-start ako mag-medical school dun sa yung college ko. May annual art exhibit. Lagi akong sumasama dun sa art exhibit na yun. So nabuhay uli yung art sa akin. Pero paano ba siya nagsimula sa pagpipinta? Nung mga 9 years old ako, 10 years old, parang para may pang gift sa mga ninong tsaka ninang pag Christmas, para hindi nakakahiyang bumisita sa mga bahay. Mula sa mga exhibits sa eskwelahan, ngayon, tampok na ang kanyang mga obra sa museum. Meron akong solo show sa Pinto Art Museum sa Rizal. Ang title ng solo exhibit is Manumpot Tila, which roughly translated to English is let's go back home. Ang home na tinutukoy riyan ay ang Pangasinan. Since I grew up as a prombi boy, parang ang pangarap ko magtrabaho sa Maynila, ganyan. Pero yun nga, because of the pandemic, napaisip ako as in
shift talaga 180 degrees. Yung newfound appreciation ko of the provincial life, parang gusto ko rin i-share o i-advocate. Nasasalamin din sa mga painting ni Canver ang realidad ng pandemya. Yung mga places are empty, pero the landscape itself, even kahit walang mga tao, has its own beauty on its own. Rafi Tima, GMA News. May celebrity couple na namang naghiwalay, this time after 11 years of marriage. Sa Instagram, inanunsyo ng TV host at former beauty queen na si Maggie Wilson na hiwalay na siya at ang businessman na si Victor Consunhi. Walang ibinigay na dahilan sa paghihiwalay, pero nauna nang sinabi ni Maggie na nananatili silang friends at partners para sa nag-iisa nilang anak. Ang sunod niyang post may caption namang, "What made her strong was despite the things that hurt her, she spoke of nothing but happiness." 2010 ikinasal sina Maggie at Victor sa isang beach sa Legazpi City, Albay. Sa tatlong taon na pagtatrabaho ni Joanna bilang nurse sa ospital ng San Jose del Monte, hindi niya akalain na death certificate mismo ng kanyang kaanak ang kanyang aasikasuhin. August 2020, sinubok ang katataga ni Joanna matapos tamaan ng COVID-19. Sumuko po ako noon bilang isang nurse kasi napanghinaan po ako ng loob. Makalipas ang ilang buwan, nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang ama, pati lola ni Joanna. Nagpositibo sa COVID-19, sinubukan siyang dalhin sa ospital. Ngunit punuan nung panahon na iyon, kaya't inuwi na lang sa bahay. Umigi naman po siya. Pero after 3 days, nahirapan po siya ulit huminga. Wala na po yung lola ko. Gayunpaman, nanatiling matatag si Joanna kahit mapait ang pinagdaanan ni patuloy pa rin siyang naglingkod. Kaya kahit na COVID pa rin yung kinasabi ng buhay niya, yun yung bilin niya sa akin na ipagpatuloy ko lang daw po yung laban. Para patuloy na protektado ang ating mga bayaning frontliners, handog ng Kapuso Foundation ang protective supplies sa 3 pampublikong ospital sa Bulacan. Isa to sa pinakamahalaga na natatanggap na donasyon. Alam mo na meron kang barrier. Minimal yung chances na mahawa ka. Paatras na pumarada ang SUV na yan sa Angeles, Pampanga. Mm-hmm. Pero bumilis ang takbo nito at nagtuloy-tuloy papasok sa isang kainan. Mm-hmm. Sa isang anggulo, muntik pa nitong mahagip ang isang lalaki. May 2 babae rin itong naatrasan at sa isa sa kanila ang namatay. Mm-hmm. Agad tumakas ang SUV pero hinabol ng isang food delivery rider hanggang magpang-abot sa isang police checkpoint. Nahuli ang driver na si Matthew Pasuki na walang maipakitang lisensya. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.